hi guys, welcome again to another video. So in this video, we will talk about patch cables. So sa previous natin na video, yung tech tips about making patch cables. So ginamit natin yung Cat5e na cable. Pero yun, yung question is, ano yung Cat5e? Ano yun siya? Anong difference nun from other cables? So today we will discuss it. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference niya. Tapos magpapakita rin tayo ng sample. So today we will discuss the three most used patch cable in the Philippines. So usually ito yung makikita nyo or mabibili nyo sa market. So the first one, hindi na siya masyadong ginagamit, which is the category 5. Then the second one is the category 5E or category 5 enhanced, and the last one is the category 6. So meron nang lumabas na category 7, pero hindi pa siya commonly used sa Philippines or sa ating lugar. So anong difference nung tatlo? So ito yung sample ng cable. So this is a sample of a category 5, and then this is the sample of category 5E cable, and this is category 6. So it looks very the same. So walang pinagkaiba. So paano natin to malalaman, or paano natin malalaman yung difference? So first we will talk about the performance. So category 5 has its capacity bandwidth up to 100 megabits per seconds or 100 mbps. So ito yung mostly yung may medyo mga old networks or ano, ito yung ginagamit. So malalaman mo kung category 5 siya because it's quite thin, manipis, and then verification mo, may nakasulat talaga dun sa kable. So ito, hindi siya masyado maklaro kasi medyo ano na siya, medyo may kalumaan na. Pero yun, ang ano niya is 100 mbps. So this is a category 5E cable. So this cable has capacity of up to 1 gigabits per seconds or 1000 megabits per seconds. Unlike this category 5, ang difference between category 5E is first yung speed, yung bandwidth niya, and then the second one, improve tong cable na to for cross talk or yung interference. So yung problem sa connection. So mostly yung nagtataka yung iba, for example, yung may mga problema sa internet, ganyan, mabagal yung ano, yung connection, yung transfer speed, ganun. So meron yung nag-a-variant sa cable or sa LAN cable. So this is the category 6. So as you can see, medyo makapal siya unlike category 5E or category 5. So this category 6 cable has a bandwidth of up to 10 gigabits per second. So it is enhanced also from category E na mas reliable in terms of crosstalks or interference. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung difference niya sa loob. So ito yung ating category 5. So binuksan natin siya. So makikita nyo, so hindi siya masyadong twisted. Straight lang siya na wires. So medyo manipis rin, tapos medyo ano siya, medyo parang medyo ano, hindi siya masyadong tight. So makikita niyo yan sa pangalan dito, may ako nalagay na category 5. So ito naman yung category 5E. So twisted talaga siya. Twisted pair. Kaya tinawag siya na UTP kasi twisted pair siya, yung colors niya twisted. So function ng twisted pair is for avoid crosstalks or yung interference. So yun.
wala siyang halos pinagbago, pero medyo thick lang yung ano niya, yung cover, yung rubber cover niya. Tapos yung wires din eh, medyo mas makapal, unlike category 5. And then this is the category 6. So sa category 6 naman, makikita nyo meron siyang plastic divider sa gitna. So mas makapal siya. Tingnan nyo, makapal. Tapos twisted pair talaga yung color. Tapos meron siyang rubber or ano to siya, basta divider. So hindi mo siya basta-basta mabibend, unlike 5, cut 5E or cut 6. So medyo safe siya kasi usually dito nagkakaroon ng problema pag na-bend or na-fold kasi yung wires na sa loob, yung mga ano. So ito medyo ano siya. So usually ngayon sa current setup ng mga ano, mga businesses, small businessman or industry businesses, usually cut 6 na yung ginagamit or yung fiber optic. So ngayon dito lang muna tayo sa category UTP nag-discuss. So later na lang yung fiber. So usually ito yung ginagamit, cut 6 kung may budget, medyo may kamahalan siya. And then ang standard na ginagamit talaga na ngayon is cut 5. So sa mga industry, usually cut 6 or fiber optics na yung gamit. Kasi dahil sa ano niya, sa bandwidth speed. Pero usually for residential or small business, usually ang ginagamit po is cut 5E. So hindi na masyado ginagamit or phase out na yung ating cut 5 kasi yun nga, yung ano niya, yung usually kasi mga devices ngayon or mga networking equipments is gigabit na yung speed. So to maximize its bandwidth, so usually 5 cut 5E yung ginagamit. Pero pag may budget naman, category 6, medyo may kamahalan siya sa cut 5E. Pero yung mga industry, mga business, malalaking business or yung mga medyo ano na mga company, so usually fiber optics yung ginagamit. Fiber optics sa backbone, then for yung sa kanilang internal ano, internal network, usually yan cut 6 or cut 5E. That's all. So yun guys, hopefully may natutunan kayo or nag-enjoy kayo sa simpleng tutorial na ginawa ko. So sana makatulong yun sa inyong troubleshooting problems or sa inyong career in the field of computer networking. So if you like this video, kindly click like. If gusto niyo pa mapanood ang aking future videos, tutorials, and something like that, so kindly hit subscribe in the description below. So this is the Twixter. Bye bye.